Hmm, thank you for the rose. It smells so good. Thank you for the copy. Hoy, salamat sa corgi! Salamat sa corgi! Salamat sa corgi! Salamat sa corgi! Yeehaw! So hello sa inyo mga kaibigan, and by the way, this is DJ May. At alam ko guys, yung huling video natin is almost 2 weeks mahigit na nung ako ay nag-upload, which is parang ang title nun, Balita DJ May. So ngayon guys, bibigyan ko lang kayo ng update kung ano nga ba yung pinagkakaabalahan natin. At kung napapansin nyo kung bakit parang ang bilis tumaas ng subscribers natin. As of now, nasa almost 27.6k na tayo. Diba? So medyo bumibilis yung growth ng channel natin. So guys, nasa TikTok po kasi tayo ngayon. Tapos yun yung mga nakita nyo kanina guys, kasi sinubukan ko mag AI NPC live sa TikTok. So panigurado guys, nababalitaan nyo na to sa Facebook, sa TikTok, or malamang kung nagti-TikTok kayo, nakikita nyo itong mga live streamer na to, yung mga gumaganon. Diba? Tapos pag may nagbibigay ng rosas, thank you for the rose, thank you for the ganon, ganito, ganyan. Actually guys, no, so yun ay tinatawag na AI NPC live, which is nag-originate siya sa, hindi ako nagkakamali, sa Japan. Kasi meron dun isang live streamer na ang galing niya talaga guys, para talaga siyang tunay na NPC. Okay? So pag sinabing NPC guys, non-playable character. So kumbaga, for example, yun talaga yung ginagawa. Pag nagbigay sa kanya ng gifts, nagre-react siya dun sa gifts na binibigay. So ayun. Ngayon guys, kumikita din yung mga nagla-live na yun sa mga gifts na binibigay sa kanila. Okay? And these past few weeks guys, no? So, hindi ko masasabi kung blessing in disguise. So, madami tayong mga nakilalang kaibigan sa TikTok, and at the same time, marami din tayong naging supporters talaga sa TikTok. Kaya talaga, nag-spend tayo ng almost ilang weeks dito. At grabe talaga guys, sobrang ganda ng naging resulta niya. Hindi lang dito sa aking TikTok, pati na rin sa aking YouTube channel. Okay, so anong ibig sabihin nito guys? Yung ginawa kasi natin guys, no? So, hindi naman siya tinatawag na cross-posting. Kumbaga, ang ginawa natin is that nag-focus lang muna tayo sa isang platform, and then hindi naman natin pinabayaan ng YouTube. Still, kaya nga nag-upload tayo ng videos eh. Ang sa akin lang guys, nagbibigay lang ako sa inyo ng update kasi baka mamaya nagtataka na yung iba sa inyo, uy, nasaan kaya si DJ MA? Ano kayang ginagawa ni DJ MA ngayon? Bakit parang wala siyang upload? Naghihintay ako ng upload ni DJ MA regarding sa YouTube tips, sa Popo Live streaming apps, earning application, pero bakit kaya wala siyang upload? So ngayon guys, nakikita nyo dito sa side by side, sa gilid-gilid, yung mga screen record natin kung ano yung pinagkakaabalahan ko these past few weeks. And dun sa mga nagtatanong, DJ, kumikita ka ba dyan? Yes guys, kumikita tayo. Kasi every gifts na nare-receive natin sa mga viewers natin is nata-turn siya into revenue. So yung revenue na yun guys is nawi-withdraw ko siya sa Payoneer. So yan yung itsura ng Payoneer application or sa PayPal, and at the same time after that natatransfer ko yon sa GCash. So kumbaga, suma total, kung itatanong nyo na kung kumikita ba ako sa TikTok or what, so masasabi ko guys, yes, kumikita tayo sa TikTok. And ang kagandahan dito guys, hindi na tayo nagpo-focus sa isang platform like YouTube. Diba? Kumbaga nagpo-focus na din tayo sa ibang platform. Kumbaga bukod sa kita natin sa YouTube, bukod sa kita natin sa Popo Live streaming app, and at the same time kumikita na din tayo sa TikTok, 'di ba? So kumbaga ang ginagawa ko ngayon guys, ginagawa kong mas busy yung sarili ko. Kasi alam ko naman kasi sa YouTube guys, yung limits kung kailan natin kailangan mag-upload, kailan ba natin kailangan gawing consistent yung mga videos natin. And ayun nga guys, because umabot na ng 2 weeks, no, ayaw ko naman masyadong matagalan pa yung next upload natin. That's why binigyan ko kayo ng update kung ano nga ba yung nangyayari sa atin ngayon at kung ano nga ba yung pinagkakaabalahan natin. And yun lang guys, ang sa akin lang guys, kung may makita kayo ng mga nag-AI NPC sa TikTok, alam ko guys, sa una nakakatawa talaga siya. Uy, ano bang ginagawa ng tao na to? 'Di ba? Ano ba yung ginagawa niya? Bakit parang ganun ng ganun? 'Di ba? 'Di ba ganun-ganun yung ginagawa nila? So, alam ko guys, minsan yung iba sa inyo na inis, hindi kayo natutuwa, pero para sa akin guys, i-support niyo na lang sila. Kung hindi niyo nagugustuhan yung napapanood niyo, wag niyo na lang silang i-bash o kaya i-scroll up niyo na lang. Diba? Kasi hindi nyo alam, yung mga nagla-live na yan sa TikTok, lalo na yung AI NPC live streamers na yan, is nakakatulong talaga sila, especially dun sa mga kaibigan natin na stress sa buhay. For example, nasa ibang bansa ka, and hindi nyo ba alam guys, nagiging sobrang laki ng impact ng mga nag-AI live sa mga nagtatrabaho abroad. Kasi parang nawawala daw yung stress nila pag nanonood sila.
Diba? So, alam nyo yun guys, parang stress reliever. So, sila, ang ginagawa nila, nagbibigay sila ng gifts. Kasi yung mga live streamer naman guys, hindi naman namimilit yan sa mga viewers na, uy, magbigay naman kayo ng gifts sa akin. Uy, bigyan nyo naman kami ng gifts, ganito, ganyan. Guys, hindi po ganun ang live streamer sa TikTok. Talagang sobrang generous lang talaga ng mga viewers natin sa TikTok as of now. Lalo na sa ibang mga live streamers din. So, nakakatuwa lang isipin guys na kahit sabihin natin na, yes, talagang guys, pagod. Kaya mapansin nyo guys, parang pumayat ako. Pumayat ba ako? Ayan. Hindi ko sabi ko pumayat ako, ha? Pero sabi nila guys, pumayat daw ako. Okay? Pero yun, gawa ng TikTok guys. Dahil, syempre, every gifts na binibigay nila, may binibigyan natin ng karampatang galaw na ano, nakakatuwa talaga. Diba? So, ayun lang guys. By the way guys, na-miss ko kayong lahat at sana still support nyo pa rin ako dito sa YouTube or sa TikTok or sa Facebook. No? And by the way guys, follow up ko lang din pala sa mga kaibigan natin na nagtatanong regarding sa Popa Live Streaming app. I kindly suggest guys na wag muna kayong sumali sa agency ko kasi hindi nga po ito active. So, hindi ko rin kayo maasikaso, 'di ba? Nakakahiyaman sabihin, pero kung sakali man na may mga katanungan kayo sa Popo, sinasuggest ko din guys because nga hindi nga tayo active sa Popo is that gumala kayo sa Popo Live Streaming app and then doon humanap kayo ng mga tao na active. And sabihin natin yung alam niyo yun, yung active ngayon sa Popo kasi syempre sa kanila kayo magtatanong ng mga updated terms ni Popo, yung mga rules, 'di ba? Sa kanila kayo magtatanong. Okay, kasi ako nga, dahil hindi nga ako active, so malamang yung alam ko, yung knowledge ko is hindi na ako updated. So, yun yung masasabi ko sa inyo guys. Okay, so ayun lang guys, no? So, na-miss ko kayong lahat. Maraming salamat sa inyo. Pero kung sakali man guys, na gusto nyong itry yung Popo Live Streaming app, nandito pa rin sa ating video description yung ating link para kayo ay makapag-register sa Popo. And of course, kung gusto nyo maging agent, pwede rin. And by the way guys, sa mga kaibigan natin, pwede rin kayo mag-TikTok. Diba kung may mga talent kayo? Diba? Kung ano yung natatago nyong talento, kung magaling kayo magpatawa or nakakatuwa kayo. So, pwede din kayong mag-live sa TikTok guys kasi sobrang daming viewers sa TikTok. Kasi ang TikTok hindi lang naman siya sa Pilipinas. So, buong mundo siya guys. Diba malay nyo may makadiscover sa inyo na taga-ibang bansa or sabihin natin magkaroon kayo ng solid gifters, solid supporters. Diba katulad ng nangyayari sa atin ngayon. Diba yung mga friends natin, yung iba galing sa Las Vegas, Nevada, yung iba galing sa Saudi, so galing sa Australia, Canada. So nakakatuwa lang guys na kahit papano, nadidiscover nila yung ating entertaining side. Diba yung kaya natin gawin sa entertainment. And ayun guys, no, yun lang naman, wala na akong masasabi. Basta ang akin lang guys, patuloy lang kayong lumaban dito. Kung sa tingin nyo guys, gusto nyo nang sumuko sa social media guys. Ako na nagsasabi sa inyo guys, ngayon lang yan. Pero for sure guys, kung ma-realize nyo yung pwede nyong maabot dito, magtutuloy-tuloy kayo. Okay, so wag kayo panghihinaan ng loob. Kasi guys, diba, kayo lang ang makakapagsabi kung kaya nyo eh. So hindi nyo dapat iasa sa sinasabi ng iba kung hindi nyo kaya. Basta lagi mong iisipin na kaya mo. Okay, kasi at the first place, ikaw naman kasi yung unang gagawa eh. Diba, ikaw naman ang unang magtitiwala sa sarili mo kung kaya mong gumalaw dito sa YouTube or sa TikTok or sa Facebook. Kasi for example, may nagsabi sa iyong kaibigan mo na, hindi mo kaya yan, ako hindi bagay sa yan. Eh nakinig ka dun sa mga tropa mo. Eh di, syempre, panghinaan ka ng loob hanggang sa hindi mo na ituloy. Diba? So unlike ng susubukan mo, kumbaga wala kang pakialam sa kanila, diba? So basta sinubukan mo lang, nakita mo na parang may progress ka, may improvement ka. So tuloy-tuloy mo lang yon. Hanggang sa gugulatin mo na lang sila, nandito ka na, sa posisyon na to. Diba? So yun lang guys, basta tuloy nyo lang yan. And again, yun lang guys, this is your DJMA. Maraming salamat sa inyo at na-miss ko kayong lahat. Okay? And hopefully mas maging active tayo sa YouTube again this coming days. So yun lang, maraming salamat, diba? Tayo si San Goku eh. Ha! Ayan. Thank you very much guys. I love you and I miss you. Bye-bye.